niya ako nirereklamo. Nakakainis yun, di ba? Eh, pinakamaganda talaga pasampulin nyo nang makita nyo. Pagkakumbakat po ba kayo usually, nasa likod po kayo ng karo? 13 years na po yan, kaya nagkaganon yun. Paki-zoom in doon sa bisita ni Negi, ha? Ipapahanap kita. Naagrabyado ka ba? Napupundi ka na ba? Ubos na ba ang iyong pasensya? Pwes ito ang takbuhan ng mga feeling dehado. Reklamo mo sa buhay o kapitbahay, may solusyon. You're lucky dahil dito may tulong. Huwag kang magsinungaling. Sinisira niyo po yung pagkatao ko dun eh. Ako hindi mo ako pinapakinggan. Hello sa lahat ng mga nanonood ng Laking Tulong at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok. Mag-subscribe kayo sa Laking Tulong at higit sa lahat, panoorin nyo lahat ng mga episodes natin at i-share nyo sa lahat ng mga social media accounts nyo. At ginagawa ko rin sa vlog ko dito sa account na to na gumagawa ako ng Lucky TV giveaway o game show para sa inyo na dapat nyo rin abangan lahat ng yan. Nag-live ako nung isang gabi kung naalala nyo. Pero eto, ang Laking Tulong nandito para pakinggan ang inyong mga hinaing, ang inyong mga reklamo at subukang ayusin ang lahat ng yan. At etong isang tao, sobrang naayos na niya ang buhay niya mula nung nag-break sila ng ex niyang Jay. Ang simula ng pangalan. Hi, Negi! Hi, Kuya Luis! Hello! Hi, Negi! Maraming salamat na pinaunlakan mo na naman ang aming imbitasyon dito sa Laking Tulong. Alam mo naman, Kuya Luis, magka-inibitahan niyo ako, isang malaking privilege na ipatawag mo at makatulong na rin. So tama ba yung sinabi ko na napakalaki ng naayos ng iyong buhay mula nung nakipag-break ka sa KJ? Oo, kasi medyo parang mga, ano, medyo naging stable yung bank account ko, hindi siya nagagalaw. Pataas na siya. Dati kasi pababang ganun eh. Bago yung mga problema, please stay safe sa lahat ng mga nanonood. Kung may mga frontliners na nanonood ngayon, maraming salamat sa iyong serbisyo, sa ginagawa ninyo throughout this pandemic. Thank you very much. Pero alam natin, sabi nga natin, mahigpit na pinapatupad yung curfew. Pero kahit may curfew, nako Negi, alam na alam mo to. Dahil kahit may curfew, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng bisita ng isa sa mga makakausap natin ngayon. Okay? Sa bahay ni Nakino Valencia ng kanyang kaibigan na si Jane Gentolia mula sa Pasig City. Pakinggan mo ito, Negi, ha? Hindi na raw nagpapaawat sa kakapalan ng muka si Jane sa tuwing dumadalo siya sa bahay ni Nakino. Okay lang sa pamilya ni Nakino na makikain. Normal yun? Oo. Normal. May Wi-Fi. Okay yun. Oo. Ikaw, Negi, alam mo yan. Magbibisita ka. Parang ako nga. Pagbibisita ka, nagpapakain ka. Alam mo yan. Ito nga si Jane, nakikikain, nakiki-wifi, at makikitulog, walang problema. Pero ang hindi daw kinakaya ni Kino ay yung kaingayan niya sa video. Nakakabulahaw na ako ito si Jane sa kanyang mga kapitbahay kahit naabuti ng madaling araw. Tuloy-tuloy sa pagkanta ng video kay si Jane. At dagdag pa ni Kino, buti sana kung maganda ang boses. Buti sana kung Miss Jane Velasquez ang dating, di ba? Pero ano bang boses? Ang sakit daw sa tenga, parang pinupunit na yero. Hindi kaya dating torotot yan, kaya ganyan yung boses niya. So ang problema ang inilapit sa atin ni Kino ngayon, paano niya sasabihin kay Jane na ayaw na niyang papuntahin ng pamilya niya si Jane dun sa bahay. Kaya naman makakausap natin si Kino Valencia ng Quezon City. Kino? Hello, welcome. Welcome sa Laking Tulong. Napakabigat ng inilapit mo sa aming problema. Pero sige, magkwento ka. Actually kasi sobrang laking problema ko na dyan kay Ate Glory Jane. Sabi niyo nga kanina, wala namang problema, tumanggap tayo ng tao. Diba? Maki-wifi, makikain. Pero yung dinadalang kumbaga disturbance niyan sa aming peace of mind sa araw-araw na lang, talagang napakalala. Kasi mag-uumpisa yan, no? Pagkagising ko pa lang, akala ko may dumadaan na ambulansya. Pero yung pala, nagtatatalak siya doon sa labas, sumisigaw, gumagano sa CCTV namin. Kasi kumakanta na siya, ganun pa lang kaaga, 8 a.m., 7 a.m., no? Tapos kami patulog pa lang noon, lalo na mayroon akong newborn. Congratulations muna. Congratulations. Maraming salamat po. Kasi yung newborn baby ko, doon pa lang nakakakuha ng kanyang tulog. Ay, oo.
Tapos biglang maririnig mo yung boses ni Ate Gloria J na kumakanta, na pumipiyok-piyok sa labas, sa pintuan namin, sa may harapan ng bahay namin, pinagtitingin na siya ng mga tao, pero hindi talaga siya nahihiya. You know, naiintindihan ko yung importanteng pagtulog. Para sa akin, yes, peace of mind mo, napaka-importante ng tulog ng bata. Alam mo ba, trivia na rin, si Long Mejia kaya nagkaganon. Oo. Mula nung pinanganak siya, ang unang tulog ni Long nung 13 years old na siya. Sobra. Nasundan yung 2020 na, nung nagtulog siya. 13 years siyang puyat, kaya nagkaganon yun. Iniisip ko baka... Puyat, kaya nagkaganon yun. Wala! Wala kayo po yan! Paki-zoom in doon sa bisita ni Negi, ha? Ipapahanap ko siya. Kapatid ko yun, kapatid ko. Pakukuha ko ng NBI clearance. Okay, Kino, pasensya na. Nagulat lang ako sa mga dumadaan sa likod ni Negi. So sabi mo, ana, yung newborn mo. Tapos sa CCTV, gumaganon pa. So, buti sana kung puro kanta lang. Pati pagsayaw. Tapos sa pagtalon-talon, pagbate, at hindi lang sa CCTV namin, hindi lang sa sala, kahit sa kusina, pati na rin sa CR, talagang non-stop ang kanyang pagkanta-kanta. Pinaka-worst is natutulog ako. Akala ko binabangungot ako kasi naririnig ko pa rin yung tinis ng boses niya na wala talaga sa tono. Ikaw, kung yun ang sinasabi mo, ang iyong pamilya, sino ba kasama mo sa bahay? Yung family, yung wife ko, yung mother ko, and yung mga brothers ko, pati yung mga onting staff natin dito sa bahay. Yan, sila. Ano mga sinasabi nila? Nagre-reklamo din ba sila? O nakakausap ba nila si Ate Jane? O sa'yo nila nilalapit? Actually, sa akin nila yung nilalapit kasi ako yung kaibigan ni Jane. Hindi sila makapagsabi kasi baka nga ma-offend, no? Kanahigya, gusto na namin sabihin na kahit papano naman, i-tone down mo naman yung boses mo. O kaya mag-practice ka naman ng onti para naman medyo maganda pakinggan. Kaso talagang hindi eh. Paano mo naging kaibigan si Jane? Oo. Actually, kapwa ko faith healer yan, si Ate Jane. So, okay. Nakakasama ko sa mga panggagamot and pag akyat-akyat ng mga bundok o kung saan-saan. Kung sakasakali man, tingin nyo, kung merong sumanib kay Negi, ano yun? Si Kuya Long siguro yun. Oo, kasi hindi natin nararamdaman si Kuya Long ngayon eh. Oo. Interesado ako na tukol sa ganito kasi pinag-aralan ko rin yan eh, 'di ba? Yung mga psychism, totoo yan, pinag-aralan ko rin yan. Pwede ba natin i-assume na pag kunwari mag-isa tayo, tapos biglang nakaamoy tayo ng kandila, si Long yun? Maari, ito yung tinatawag na malakas na pagpaparamdam. Talagang yan eh, hindi mo maitatanggi. No, hindi na kailangan ng tawas at mga tools, no, para malaman natin na si Kuya Long yung confirmed na agad. Agad-agad si Kuya Long na yun. Oh. Alam mo, masarap ko sabi si Kino kasi ako sobrang interesado buong pamilya ko sa ganyan. Yung the other world or the other side ko. Yan, pinag-aralan ko yan. Pero syempre, kailangan natin asikasuhin muna ang problema kay Jane. Yes, please, sir. Pero bago lahat, sinubukan mo bang kausapin si Jane? Yung iupo siya itong problema natin. Sorry, ito pa isang kinakainis ko sa ugali niya kasi wala siyang sineseryosong bagay. Akala niya biro lahat ng ano kahit pinagsasabihan niya. Yes, ang akala niya... mahal na mahal namin yung pagkanta-kanta niya dito. Talagang tuwa-tuwa kami. Ganun ang feeling niya. Gandang-ganda. Pero ano, pare, nasubukan niyo na ba habang kumakanta siya, nagbasag kayo ng bote, yung mga ganun. Yung habang kumakanta siya, para maramdaman niyang galit kayo. May ganun. Hindi na tatalab eh. Ay, hindi na. Kasi nakaala ng kapitbahay ko, may sinasapian na naman dito sa bahay namin, pero hindi nila alam si Ate Glory Jane talaga yon. Sige. Naiintindihan ka namin, Kino, dahil unang-una para sa akin, ang pinaka-importante sa lahat, may newborn ka. Yung pinaka- importante para sa lahat. Kaya hihingi natin ng papakita naman natin kung anong gustong sabihin ni Miss Jane tungkol sa isyong to. Hello po. Hi, Ma'am Jane. Hello po. Hello po. Welcome sa Laking Tulong. Kasama niyo po ako, Luis, tsaka si Negi po. Siya lang naman ang nagre-reklamo sa inyo. Ako naman talagang singer talaga ako kasi tahimik sa kanila. Wala naman talagang nagre-reklamo, siya lang. Kayo po talaga nakanta talaga. Na kayo po ay sumasali kayo ng mga ng contest. Hindi, ng mga paluwagan. Makanta ako, pero talagang makanta. Yung bahay niya kasi may wifi, may malaking TV, may camera, may Doon ako nagpa-practice ng TikTok. Alam mo, doon lang ako nakarami ng follower. Siyempre, tingin ko malaki yung dib ko doon. Tapos maganda yung katawan ko, yung ayos ko. Tinan mo yan, Kuya Luis, ha? Napakaseryoso na natin, pero talagang wala Alas 7 daw ng umaga. Miss Jane, alas 7 pala ng umaga. Kahit yung mga manok, inuunahan mo na raw.
Oo, hindi na tumitilaok dahil nauna ka na. Tahimik kasi doon. Kasi ano siya, kailangan maramdaman ng bata na nandun yung magiging ninang niya. Bago pa yung nabuo, kumakanta na ako. Dapat nasanay na sila. Bago pa nabuo yung bata, kumakanta na ako umaga, tanghali, gabi. Part na yun. Bago siya nakabuo ng kanta, kasi yan, composer yan ng kanta, kinakanta ko rin naman lahat yun. Siya lang yung nagre-react. Maya-maya kumakanta. Siyempre, pag binuksan mo yung TV'ng malaki, kakanta ka. Natural yan. Bakit niya ako nire-reklamo? Nakakainis yun, di ba? Siya lang yung nagre-reklamo sa araw-araw ng buhay niya. Naririnig yung boses ko. Kuya Lucky, ati next, pinakamaganda talaga pasampulin nyo nang makita nyo. Kung ihahambing mo lang yung boses mo sa mga singer dito sa Pinas, sinong pinaka-boses mo? Wala eh, very rare yung boses ko. Pero hindi, kung makikin si Tandingan. Okay, wow! Hindi parang si Miss Regine, hindi parang si Moira or Sarah. Hindi, bumibirit din naman ako. Kumakanta ako ng ano, grabe ha. Pero ang sinasabi nyo, ang pinakakahambing o katulad ng boses nyo, Miss KZ Tandingan. Hindi, yung mukha lang pero yung boses mo lang. Sige, pwede bang parinig pa-sample ng ano paganda ang yung boses? Alam pa kailaman ha. Let's see your voice. I can show you the world, shining, shimmering, splendid, over, sideways, and under, one endless diamond sky, a whole new world. Pagka kumakanta po ba kayo usually, nasa likod po kayo ng karo? Oo. Tatagal ako sa banyo, kasi sa banyo nila may echo. Ang ganda ng kantang yun, ang galing sa Aladdin yun. Bakit parang imbes na naalala ko yung pelikula, naisip ko yung mga kamag-anak kong namayapa na. Grabe ka naman. Kuya, isipin mo araw-araw ko naririnig yan. Pakita mo kasi kino yung mga CCTV, lahat nakarami ng followers. Yun eh, lahat ng TikTok ko sa kanila, dumami ng followers. Kasi pag sabay namin, walang nagla-like. Mula alas 7 ng umaga hanggang madaling araw, nandun si Ate Jenkin Aquino. Tama po. Hindi kaya kinakantahan niya si Kino? Dahil may itinatagong pagtingin si Ate Jenkin. Malabo yan. Pwede ka na. Kami talon yan. Dahil hindi niya maamin amin dahil si Kino ay may pamilya. Pero ang gusto lang niya ay malaman, maramdaman ni Kino na kahit bawal, mahal kita, idadaan ko sa kanta. Yung tipong mga, yung parang pag nasagi niya, yung parang si Kuya, sasabi niya, ang init ngayon, no? Ganun siya. Yung kasi yung pagkagabi, pag mga alauna na yung, uy, lumapit ka. Nanta ko rin yan pero hindi sa kanya. Gwapo yung mga security guard niya dyan. Gwapo yung mga kasama dyan. Di po. Hindi na po talaga ako. Busog ka na. Unang-una po, alam mo naman tayo, Kuya Luis, no? Very loyal tayo. So, syempre, dapat gagayahin kita. Hindi ako, kahit may pagtingin yung iba sa akin o merong simpleng paghanga na hindi nila nalalaman, dapat mag-stick ka pa rin dun sa talagang partner mo kasi mahirap yung ganyan. Maganda dapat yan. Kaibigan lang. Pero maganda. Diba? Pag inihambing mo yon sa akin lang, ba't hindi mo binanggit si Negi? Negi, ikaw ba kung sakasakali na may pangyayon ng isang kaibigan kahit na may special sa buhay mo? Eh ako, kagaya din. Kinakaibigan ko pa din. Wala namang problema. May ipon pa rin. Basta may ipon. Pero pagka nagalaw na yung bank account, medyo layo-layo tayo na konti. Kasi ang mahal, akat nga lang, medyo 2-5 na yun eh. Ngayon, Ate Jane, sabi mo nga, pati TikTok, pwede ba humingi ng sample mo ng TikTok dito sa amin para makita na namin kung karapat-dapat na i-post. Napuno ko yung bahay nila ng TikTok, all angle nga eh. Kasi maganda yung bahay nila, maluwag, nag-e-echo. Sa bahay nila. Iba tayo nyo po sa cover court, mas maluwag po doon. Doon po kayo mag-TikTok. CR nila pang mayaman. Parang clapper yun, nagiginanong kagad. Tapos pag umupo ka, ang saya. Pag ka ganun talaga. Grabe! Isipin nyo. Ate Jane, baka pwede pa-sample naman. Kasi ako, kaka-download ko lang ng TikTok ko eh. So gusto ko makita kung ano yung pwede mong ipakita sa amin na TikTok. Sige nga. Alam ko lang yung mga ganyan. Yung mga bago ko. Atras ka ng konti, Ate Jane. Atras ka ng konti. Hindi ka namin makita eh. Atras ka ng konti. Ayan o. Tapos kumakata ka pa ng ganun-ganun. Okay. Di ba? Sa ginagawa mo, TJ, nagpa-check up ka naman eh. Wala naman. Nasulat mo lang ba? Nasulat mo lang ba, Ate Jane, kahit pa paano, kung anong oras ka sinusumpong, para at least pwede mong pa-check. Ayan, Kino, anong gusto mong sabihin kay Ate Jane? Kasi si Ate Jane, nakikita ko sobrang masayahin lang. Ay, oo talaga, sobra. Pero nakakabulabog ka daw ng bata. Nasa kung
kwarto naman yun eh. Talagang mag-e-echo dun, pero maganda yung pagkaka-echo yung parang bago dumating yun, parang pampatulog ng baby yun. Oh, yan. Wala kasing kumakanta sa kanila, ako lang. Di ako talaga, Kuya Laki. Ang gusto ko lang sabihin, wala naman sanang ano doon, wala naman sanang mali doon, basta syempre konting respeto at saka konsiderasyon, kasi mga ano rin kami naman, mga tao na nagpapahinga din, nakakaramdam din ng pagod, ng antok, di ba? Saka syempre isipin niya yung lahat ng tao na iniisip, ano ba yung nangyayari doon sa loob ng bahay namin, kasi araw-araw na lang parang may sumisigaw, meron parang naiipit na pusa. Hindi na ma-describe kasi yung ano eh, yung feeling no kapag talagang kumakanta siya. So sa akin lang, konting konsiderasyon siguro sa susunod, di ba? Pag talagang gusto niya, magdala siya ng sarili niyang earphones ng onte, tapos onting ano, para kahit naman papano medyo ma-modulate ng onte yung kanyang boses at hindi naman nakakabulabog, lalo na doon sa aking newborn baby. Ate Jenny, ko ba may love life ka? Si Mr. ba nandiyan pa? Wala na. Sumama sa iba kasi ayaw rin ng boses ko. Kaya kumanas ko, practice ako sa kanila, baka sakali. Ate Jenny, dumating na ba sa punto na mismo ikaw ayaw mo sa boses mo? Wala. I mean, wala. I love my boss. Ate Jenny, tanong lang ha. Yung isa sa matalik mong kaibigan, si Kino, nilareklamo yung boses mo. Hinanap ko yung mister mo, sabi mo, sumama na sa iba dahil sa boses mo. Hindi kaya ikaw talaga ang problema. Hindi ko nakikita yun. Basta nakikita ko lang. Alkong pagkanta. Baka mamaya, dito ka makahanap ng pag-ibig mo. Meron ka bang gustong kantahin? Para doon sa mga nanonood ngayon, baka sakaling, oh my God, ang ganda niya. And oh my God, yung boses niya. Pinaka-favorite mo na love song. O, ayan. Lahat kasi ng favorite love song. Sige, American. Sige nga, magsabay-sabayin mo nga kung ganun talaga. Ako. Ginawa mo namang darak. O, ayan. Ate Jay, narinig na ang reklamo ni Kino. Anong gusto mong sabihin kay Kino? Gagalingan ko, magdadala na lang ako ng condenser. PCR lang ako. Dalawa naman yung hindi pa siya hihinto, gagalingan na lang. Oo nga, kuya. Ibig sabihin humingi ng sorry, pasensya na ako, nakakaabala ako. Kaya gagalingan ko na lang. Gagalingan ko na lang, araw-araw. Alam mo, Ate Jane, minsan naisip mo ba na punong-puno na din kami sa'yo? Hindi mo naman naisip ito. Isipin mo, kakakilala pa lang namin sa'yo, punong-puno na kami sa'yo. Oo. Hindi naman, kasi naisip ko nag-enjoy naman kayo sa magandang boss. Type ko, tingnan nyo. Pero, diba? Ayan, pero si Ate Jane, nakikita mo sobrang masaya. Parang ang sarap kasama. Jolly. Oo, no? Napaka-jolly. Okay. Yan yung parang pag sinama mo sa lamay, kahit yung patay tatawa. Oo. Saan yung aalis yung patay? Ililibig niya sarili niya. Actually, kasi yung healer ako. Sumapi ka. Yan. Tuloy mo. Oo. Oh, sumapi ka. Kita mo, gagamutin ka. Grabe lang yung suot ni Ate Jane. Parang nauna ka sa bakuna. Kakaingit ka. Hindi naman. Ang gagamot kasi ko eh. De, pero I guess ano to, usapang magkaibigan na lang to, di ba? Na parang, ito, I guess, Kino, wala akong magagawa. Minsan, may ganun tayo. Kasi kahit ako, may mga ganyan akong tropa, yung bigla na lang sumusulpot sa bahay, o hindi kaya paglabas mo, kinakain na yung pagkain nyo. Di ba? May mga ganun. Di ba? Si Kuya Long, di ba Kuya Luis, minsan susulpot sa bahay nyo yan, di ba? Si Kuya Long, ganyan. Minsan tangay-tangay na yung TV. Pero wala lang sa'yo. Si Long dati ang bait noon, sumulpot sa bahay ko, nakita ko sa CCTV, kumuha na lang basta-basta sa wallet ko. Ganun lang. Walang ano na yun. Parang ano to, ito yung mga problema magkaibigan na kaya natin pagkawanan after mga one year, di ba? Pero tama nga, kung isipin mo rin naman, ang pinaka-importante din naman ay yung newborn ni Kino, yung pinakamalapit. Actually, Kuya, ano, nagpapasalamat ako kasi nag-lockdown eh. Kasi sa mga kapunta dito sa bahay namin. Diba? So... Pero sa birthday ko, sa akin yung microphone. The whole day. May album ako. The whole day. O, eksakto ako, April 21. Magkakantaan tayo, baka gusto mo ako invite. Hindi. Aalis si Kuya Luis. Aalis siya. Oh. May lakad sila, mag-scuba diving sila. Nagsalita ang gobyerno, ECQ ka, ikaw lang. Lahat kami okay na. Pag kailangan nyo na sila, sinira. Magpapress ko na Malacanang na ikaw lang mag-isang ECQ, Ate Jane. Pero Ate Jane, eto ha, ano lang sa akin advice, okay lang yan, kumanta ka, okay lang na mag-enjoy ka. Pero dapat, iisipin mo pa rin yung, ano, yung respeto ba na kung nakaistorbo na tayo. Dapat may oras tayo para doon. Yung pagka-rest time, no?
pagka rest time naman yung kanta ko, mild naman yung mga on-bending. Hindi. Ako, Ate Jane, ano address mo? Pupuntahan kita. Punong-puno na ako sa'yo eh. De, pero hayaan na natin tong dalawang to. Ibig sabihin, dahil magkaibigan pa rin Ate Jane, eh, kahit pa paano may special naman kayong pagkakaibigan, yes, na hindi mo rin naman basta-basta mai babaliwala o may tatapon. So, yes, diba? Kayong dalawa, maayos yun rin naman yan. Oh. Kaya Kino, tsaka Ate Jane, marami. Pagkabayan niya kasi ito. Ha? Sasabayan niya ako pag kumakanta ako para maitama niya. Oh, ito, high note, ito, low note, ganun. Pinegi, mahilig sa notes din yan. Oo, lalo kung malalaking, ano, yung matataas na nota ang inaano ko. Diyos ko, hello. Kaya maraming salamat sa'yo, Kino. Ate Jane, maraming salamat. Alam yun, pinasaya niyo ako. Kaya naman na, bibigyan ko kayo ng T1,000 at bibigyan po kayo eto pa. Alam niyo ba, dahil exacto to sa lockdown natin, alam niyo, bibigyan ko kayo ng Pure Gold na grocery package. Ayun! Iba talaga ang Pure Gold? Hello, hello sa Pure Gold family. Hello, thank you very much. Ate Jane, Francis, Kino, maraming salamat. Thank you very much, brother. Thank you, bro. Ate Neg, thank you. Negi, maraming salamat. Kaya sabi ko nga talaga, may mga tropa talaga tayong ganyan. Masarap kasama yung mga ganyan. Yung makulit, jolly. Yung alam mo yun, pero minsan pag sobrang kulit na kasi, minsan ano na rin eh. So dapat talaga, pagka ganyan, respeto sa bawat isa. Tsaka, ito, alam mo to, Negi, alam natin dalawa to, na kahit tanay tayo sa TV, na palagi nangungulit, palagi nagpapatawa, pag tayo tumahimik, binavalue natin yung pahinga na yun, yung oras na yun, yes, na nagsasalita, na wala tayong naririnig, na bavalue natin yan, di ba? Correct. Thank you, maraming salamat. We will see you again. Thank you. Love you. Kaya naman, kahit gaano man kaliit o kalaki ang inyong problema, handa kaming tumulong. Kasama ang napakagandang si Negi. Ako si Luis Manzano, ang kakampi ng mga ape at re-rest back para sa mga feeling dehado. Dahil anumang hinaing mo sa buhay, dito ako magsumbong. Dahil dito, may laking tulong.